Welcome back dito sa video number 2 ng training series natin. Dun sa part 1, natutunan mo itong mga to. Yung number 1 problem kung bakit marami sa mga Filipino ang mahihirap at kung paano gagawin para masolusyunan ang problema na yon. Pangalawa, yung 4 common Filipino mindset na pipigil sa'yo para maging successful at mayaman at kung paano mo babaguhin yung mga mindset na yon kung sakaling meron ka ng mga mindset na yon. Pangatlo, tinuro ko din doon kung paano mo kikitain yung first million mo with digital marketing business in 1 year or less. And last but not least, pinag-aralan din natin ay kung ano yung business model na ginamit ng mga 5 millionaires na pinakilala ko sa'yo during this training series and kung paano nila ginamit yung business model na yon para i-build yung kanilang business at kitain yung kanilang millions of income ng mas mabilis at ng mas madali. Kung sakali na hindi mo natapos yung video number 1 or kung sakali hindi mo napanood yon, make sure na panoorin mo at tapusin mo yung video number 1. Dito naman sa part 2, ang mga matututunan mo ay itong mga to. Bakit 96% ng mga businesses ay nagfe-fail at ano yung tatlong questions na kailangan mong masagot ng tama kung gusto mong maging successful. Pangalawa, yung number 1 method na ginagamit ng mga successful entrepreneurs para mag-create ng millions of sales sa kanilang business. Pangatlo, saan ka hanap ng libo-libong mga potential customers na interesadong bilhin at tangkilikin ang produkto at negosyo mo? Last but not least, paano mo i-monetize ang business mo ng tama para magagawa mo na mismo yung mga tao, mismo yung mga customers pa, ang willing bilhin at tangkilikin ang negosyo mo? Pero bago tayo magsimula dito sa second part ng training natin, pakinggan muna natin yung kwento ng mga estudyante namin na ginamit yung mga natutunan nila mula sa mga training na katulad nitong pinapanood mo. Hi, my name is Raymond Tabake from Pasig City. Dati akong high school teacher. Nag-online business ako kasi sobrang liit ang kinikita ko bilang teacher. Naalala ko, ang kinikita ko noon 12,000 lang every month. Kulang na kulang pang gastos, tapos pagod at puyat pa ako palagi. Nagsawa talaga ako sa ganitong sitwasyon ko. Dahil puro na lang akong trabaho at hindi ko pa matulungan at makapiling ang pamilya ko. Yun ang point sa buhay ko na sinabi ko, hindi pwedeng ganito. Kailangan nang may magbago. Buti na lang nag-decide ako na mag-online business. Dahil dito ko naranasan ang tunay na freedom. Freedom na magkaroon ng choices sa buhay. At yung pakiramdam na posible na mabili ang mga gusto mong bilhin. Yung pakiramdam na hindi mo nasasabihin na wala akong pera. Ang laking tulong ng online business ko sa akin. Ngayon, mas malaki na ang kinikita ko. Kontrolado ko pa ang oras ko at kasama ko pa palagi ang pamilya ko. Sa panahon ngayon, importante na meron kang online business para mas kontrolado mo ang income mo. Mahirap kung isa lang ang source of income mo. Paano kapag nawala yun? Saan ka kukuha ngayon? Paano na ang pamilya mo? Paano kung bigla kang napatanggal sa trabaho? Paano na ang pangarap mo? Hahayaan mo na lang ba ang sitwasyon mo? Buti na lang merong ganitong klaseng system. System na pwedeng tumulong sa'yo para magkaroon ng additional source of income kahit na part-time mo lang ito gawin. Sa tulong ng system, nagawa kong kumita ng 1.3 million pesos at pinakamalaking kinita ko sa isang araw ay 25,000 at 180,000 sa isang buwan. Sobrang saya ko nung kinita ko yun gamit ng system na ito dahil doon tumaas ang belief ko at nasabi ko na posible pala talagang kumita ng malaki gamit lang ang cellphone at laptop ko. Ngayon, ako na mismong sumasagot ng mga gastusin sa bahay at nagagawa ko ng makatulong sa pamilya ko. Nagagawa kong kumita habang nakafocus ako sa pamilya ko, which means more income and more time para sa mga mahal ko sa buhay. Ang galing din ng community. Dito ko lang nakita ang community na talagang willing silang i-share yung mga nalalaman nila. Willing silang tumulong sa mga nagsisimula pa lang. Ang ganda ng mga training na matututunan mo sa community na to. Simpleng intindihin at madaling sundan. Kung baguhan ka pa lang sa ganitong klaseng negosyo, tamang-tama para sa'yo ito. Dahil nakadesign ito na i-guide ka step by step kung paano yung tamang proseso sa pagsimula ng online negosyo. So mamaya, matututunan mo kung paano ka rin makakapagsimula sa ganitong klaseng negosyo. Hi, this is Mau Magallanes and I'm from Bulacan. And dati akong waiter sa isang resort hotel sa Boracay.
Ang liit ng sahod ko noon as a waiter. 7,000 kada buwan lang ang sahod ko noon eh. Noong mga time na yon, gusto ko pa namang makatulong at makabawi sa mga magulang ko. Sila kasi yung sumuporta sa akin para makatapos ng pag-aaral. Dugo at pawis ang binigay nila para makatapos ako ng BSHRM. Ang masakit noon, nung binalita ko na natanggap na ako sa trabaho, sabi ko sa mga magulang ko, "Ma, may trabaho na ako, waiter." Ang pangarap ko talaga noon, magkaroon ng sarili kong restaurant business. Alam naman natin, mas malaki ang kita sa business kumpara sa employment, di ba? Kaya sabi ko noon, kapag nakaipon ako sa trabaho, yun ang uunahin ko. Kaso, kahit magkanda tumbling-tumbling na ako sa trabaho, wala pa rin eh. Ang liit talaga ng sahod, kulang pa para sa mga basic needs ko. Kaya binalikan ko yung talagang gusto ko, magnegosyo. Sumubok ako mag-online business. Ang maganda dito sa online business, hindi na kailangan pahirapan ang sarili ko para makapagsimula. Sa online business kasi hindi mo kailangan ng malaking kapital. Pag online business, maliit lang ang puhunan. Laptop, cellphone at internet nga lang okay na, pwede ka na magsimula. Tapos, natuklasan ko yung online business na may magandang community at system. Ang pinaka nagustuhan ko dito yung ready-made system na meron sila. Pag member ka nila, ang gagawin mo na lang ay magpapunta ng mga tao sa website na ibibigay din nila sa'yo. Hindi mo na kailangan mamilit ng tao para magka-sales. Gamit ang system na to, kumita ako ng mahigit 2 million pesos. Nagawa ko rin kumita ng 69,000 in just one day. At ang best month ko ay umabot ng 600,000 pesos. Ang sarap sa pakiramdam, sino ba naman ang hindi matutuwa kung kumikita ka ng multiple 7 figure sa isang taon, di ba? Ang sarap ng feeling na nagagawa mong kumita ng malaki nang nasa bahay ka lang. Dahil sa mga kinikita ko, wala nang lahat ng worry ko pagdating sa pera. Nasusuportahan ko mga magulang ko, napoprovide ko ang lahat ng kailangan ng asawa at anak ko. Nakakain at nakakapunta kami ng pamilya ko saan man namin gusto. Basic needs, gasolina, pampaganda ng bahay, and savings. Buhay na hindi ko nakikita na makukuha ko kung wala akong system na ginagamit na dito lang meron sa Unity Network. May mga training kami na step by step na magtuturo sa mga members kung paano talaga nagwo-work ang isang online business. Meron din kaming community kung saan nagtutulungan ng bawat isa. May mga sasagot sa lahat ng mga tanong mo. Mamaya, malalaman mo lahat ng detalye tungkol sa system at community na nabanggit ko. Kaya panoodin at tapusin mo itong training series na to. Hi, my name is Paolo Adrian Sosa from Quezon City at isa akong college dropout. At yun ang dahilan kung bakit hindi ako makakapasok sa magagandang trabaho. Kaya puro sideline na lang ang pinasok ko. Dahil hindi ako nakatapos, feeling ko hindi na ako maging successful or hindi ako yayaman. Kaya nag-decide ako mag-business pero sa umpisa, hindi pa rin ako naging successful. Pero dahil sa pangarap ko at pagmamahal ko sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, nag-decide ako magpatuloy at seryosohin ng business ko. Buti na lang may natagpuan akong company at system na tumulong sa akin. Using this system, nagawa kong kumita ng mahigit 1.3 million pesos. Nagagawa ko na din kumita ng hanggang 59,500 sa loob lang ng isang araw. At 320,000 naman sa loob lang ng isang buwan. Ang maganda sa ganitong business, kahit sino pwedeng magsimula. Hindi kahihingan ng mga certificate or diploma. Kahit sino, basta may mataas na pangarap, ay pwedeng magsimula at maging successful. Ang isa pang nagustuhan ko sa system na to ay yung hindi mo na kailangang magbenta ng personal. Dito sa business system na to, automated na siya lahat. Automated ang presentation, automated ang pagpa-follow up sa mga prospects, pati yung automation na rin yung sales process na tinatawag. Sobrang laking tulong ng system na ito sa akin at sa family ko. Ngayon, hindi na namin problema yung mga bills every month, wala nang stress. Nabibigay ko na din yung mga request ng mga magulang at kapatid ko. Nagagawa na din namin makapasyal kahit saan at kahit kailan namin gustuin. Hindi namin nagagawa yun dati. At higit sa lahat, nagawa na din namin makatira sa gusto namin bahay sa loob ng isang executive subdivision. Pangarap ko lang yun dati, ngayon na reality na. Kaya very thankful talaga ako dito sa business system na to. Bukod sa system, ang galing din ng mga trainings ng company. Pinaka nagustuhan ko ay yung nagagawa kong kusang mapalapit sa akin ang mga prospects ko. Never ko na-experience yun before. Dati pinipilit ko lahat ng mga prospect ko na mag-join sa akin. Ngayon sila na ang lumalapit ng kusa, sila pa yung nakikiusap na sumali sa team ko. Nagustuhan ko din sa company at community na to ay yung pagkakaisa ng mga members at leaders. Kung gusto mong mapabilang sa community na to, at kung gusto mong matutunan kung paano ka magkaroon ng online business, pwes panoodin at tapusin mo tong training series na to.
Nakaka-inspire, di ba? Balik na tayo ngayon sa training. According sa isang study, 96% ng lahat ng mga businesses ay nagfe-fail during their first 10 years. No, 96%. Kung ayaw mong matulad sa kanila dun sa 96% at kung gusto mong mapasama dun sa 4% na nagiging successful, kailangan maunawaan at masagot mo ng tama itong tatlong very important questions na itatanong ko sa'yo. First question ay who? Who would you like to serve? Who would you like to serve? Sino ba yung mga taong gusto mong paglingkuran at maging customers? Sino yung mga grupo ng mga tao na gusto mong tulungan? Listen to this. Business is all about serving other people. For example, gusto mo bang paglingkuran ay yung mga tao or mga grupo ng tao na pare-parehong ang goal ay magkaroon ng magandang kalusugan at magandang pangangatawan? Pwes, health and fitness or health and wellness yung business na papasukin mo dapat. No? So, yun ba? Sila ba yun? Sila ba yung mga gusto mong tulungan? Mga taong gusto magkaroon ng magandang health? Another example, gusto mo bang paglingkuran at tulungan ay yung mga taong pare-parehong gustong kumita ng mas maraming pera at maging successful financially? Pwes, money and finance ang papasukin mong business. No? So, sila ba yung gusto mong tulungan na makuha yung goals nila? Kailangan masagot mo tong question na to, no? Tong first question na to, bago ka mag-decide na pumasok sa negosyo. Doon mo kasi malalaman kung anong negosyo yung papasukin mo. Ang common mistake ng iba, no? Common mistake ng maraming entrepreneurs kung bakit sila nagfa-fail ay dahil sa simula pa lang, maling tanong na kaagad yung tinatanong nila. Parang ganito. Ganito yung mga tanong na tinatanong nila. Ano kayang magandang produkto ang itinda? Ano kaya magandang negosyo ang simulan? Ano kaya magandang racket ngayon? No, mali kaagad. No, ang unang tanong dapat ay sino ang mga taong paglilingkuran mo? No, kasi yung mga taong paglilingkuran mo, sila yung bibili ng produkto mo, sila yung tatangkilik ng negosyo mo, at sila yung mga magiging customers na magbabayad sa'yo. Alam mo ba kung anong number one reason kung bakit yung 96% ng business ay nagfe-fail? According sa Fortune.com, no? Nagfe-fail sila kasi nagsisimula sila ng business at nagbebenta sila ng product na wala namang gustong bumili. No? So anong mas gusto mo? Magtatayo ka ng negosyo tapos magbabakasakali ka na sana may mga bumili? Or hahanap ka ng mga taong handa ng bumili? No? People you would like to serve. No? May existing need na. Tapos, tatanungin mo na lang sila kung anong mga kailangan nila at kung anong gusto nilang bilhin. Mga ready-made customer na ready nang bumili dahil may ano sila, existing wants, desire, and needs na sila. Obviously, letter B. For example, dito sa Unity Network, ang mga pinaglilingkuran namin ay yung mga Filipinong gustong matuto ng pagninegosyo at kumita ng mas maraming pera. Money and finance. Tinuturoan namin yung mga customer kung paano sila magsisimula, mag-ooperate at magpapalago ng online business. Sa ngayon, meron kaming mahigit na 30,000 na mga students at customers. So ikaw, again, tatanungin kita, who would you like to serve? Second question, where? Where can you find them? Saan mo matatagpuan yung mga tao na yon? Yung mga tao na gusto mong iserve o yung mga tao na gusto mong maging customer? Saan ba sila madalas? No, saan ba sila madalas tumatambay? Kasi kung nasaan sila, doon mo dapat ilalagay yung produkto mo o yung serbisyo mo para makita nila. Noon, kung gusto mong matagpuan yung mga taong interested about sa business, about sa money and finance, kailangan mag-advertise ka sa dyaryo o kaya sa mga magazine na tungkol sa money and finance. Kung gusto mo namang matagpuan yung mga taong interested sa health and fitness, kailangan mag-advertise ka sa mga radio show o kaya sa mga magazine na tungkol sa health and fitness. Medyo mahirap yun at medyo magastos yun. No, pero dati yun, iba na kasi ngayon. Ngayon, mas madali, mas simple, at mas mura na lang. Yung mga students namin, for example, ang number one source ng mga customers nila ay mga social media sites tulad ng Facebook, YouTube, etc. Ngayon kasi, napakadaling mag-advertise sa Facebook, napakamura pa. O kahit sino pwede mag-create ng kanilang Facebook ads.
At pwede mong sabihin kay Facebook na ito yung products ko, ito yung business ko. Ipakita mo lang ito sa mga taong interesado lang dito sa business ko at dito sa produkto ko. So for example, kung product mo about health and fitness, sabihin mo lang kay Facebook, Facebook, ipakita mo lang ito sa mga taong interested sa health and fitness. So parang ganon. In other words, pwede mo na kagad ilagay sa harap ng mga taong gusto mong maging customers yung business at products mo. Ganito yung mga klase ng training na tinuturo namin sa mga nagiging students namin, no? Facebook advertising, social media advertising, email marketing, etc. Kaya kahit baguhan sila, nagagawa nilang kumita at magkaresulta agad-agad. No, may mga students kaming kumikita ng 20,000 pesos, 30,000 pesos, hanggang 40,000 pesos sa loob lang ng isang araw. So for example, itong si Kim, ang sabi niya kumita siya ng 20,000 pesos in one day. Another breakthrough daw yun sa kanya. Ito naman si Bog, sabi niya 20,000 pesos cha-ching in just one day. Ito si Ray Aldwin, sabi niya 54,000 extra income in just one day kahit busy siya sa work. So part-time niya ginagawa yung business niya, may current job siya, and kumikita siya ng ganyang kalaking income. Ito naman si James, ang sabi niya kumita siya ng 62,000 pesos sa loob ng isang araw kahit nasa day off siya, no? Kahit day off niya. So ganyang kalaki yung mga potential income na posibleng kitain ng isang entrepreneur, online marketer, kung alam niya kung saan niya matatagpuan, no, yung kanyang mga target customer. So ikaw, saan mo ba mahanap yung mga target customer mo? Kailangan masagot mo din itong simpleng tanong na to. And kapag natutunan mo yung mga ganitong klase ng skill, yung mga Facebook advertising, no, madali mo na lang din masasagot itong simpleng tanong na to. Madali mong mahanap yung mga target customer mo sa internet. Pinakahuli pero pinaka-importanteng tanong na kailangan mong masagot ay ito. What? What results do they want? Ano yung resulta na gustong makuha ng target customers mo? Napaka-importante na alam mo ito. No, kasi ganito yung magiging diskarte mo. Kung ano ang produktong binibenta mo, kahit ano pa yan, idudugtong o ikukonekta mo yun sa resultang gustong makuha nung mga target customers mo. Kailangan mapakita mo sa kanila na yung produkto na bibilin nila mula sa'yo ang magiging tulay para makuha nila yung mga resultang gusto nilang makuha. So again, ha, kailangan mapakita mo sa kanila na yung produkto na binibenta mo, yung produkto na bibilin nila mula sa'yo, makikita nila dapat yun na yun yung magiging tulay para makuha nila yung mga resulta na gusto nilang makuha. So basahin natin itong napakagandang quote na to, no? People buy electric drills because they want holes, not drills. Yan yung sabi ni Perry Marshall. Tayong mga tao, binili natin yung mga bagay na binili natin hindi dahil sa gusto lang natin yung bilhin. No, kaya natin binili yung mga bagay na meron tayo ngayon ay dahil meron yung results na kayang ibigay sa atin. For example, yung laptop mo. No, hindi mo yan binili para i-display lang, para magkaroon lang ng laptop. Binili mo yan dahil meron niyang mga maitutulong sa'yo. Meron kang paggagamitan yan. Meron niyang benefit sa buhay mo. Ang malaking pagkakamali ng iba, mga marketers, entrepreneurs, ay kapag nagmamarket sila o kapag pinopromote nila yung mga business nila, nakafocus sila ng todo-todo dun mismo sa product, dun sa mga feature lang ng product. Mali yun. Kung nagbebenta ka ng kahit anong produkto, kahit ano pa yan, sa marketing at promotion mo, dapat mas focus ka sa kung paano yun makakatulong, paano makakatulong yung product mo na yun dun sa customer mo para mas mabilis nila at mas madali, mas mabilis at mas madali nilang makuha yung end result o yung resulta na gusto nilang makuha. Ngayon, ang problema, paano kung hindi mo alam kung ano yung resulta na gusto mong makuha ng target customers mo? Pag hindi mo yun alam, pues ang mangyari, hindi mo makukommunicate ng maayos yung product mo, yung benefit ng product mo. Pag hindi mo napaliwanag sa kanila kung paano makakatulong sa kanila yung produkto mo, hinding-hindi sila bibili sa'yo. Pero, ito maganda, pag na-communicate mo naman ng maayos yung produkto mo, no, na ipakita mo sa kanila na yung produktong binibenta mo, yun yung magbibigay sa kanila ng mas mabilis at mas madaling paraan para makuha yung end result nila, sila pa mismo yung magpupumilit sa'yo na bilhin yung produkto mo.
Pero syempre, dapat, unang-una pa lang, dapat alam mo kung ano yung resultang gustong makuha ng mga target customer mo. So again, who, where, and what? Who, sino yung mga taong gusto mong iserve? Sino yung mga taong gusto mong pagsilbihan at maging customer? Where? Saan mo sila mahanap? And what result? Ano yung mga resultang gustong makuha ng target customers mo? Pag nasagot mo ng maayos yung tatlong tanong na yan, ang susunod mo naman gagawin ay alamin kung paano mo mamomonetize ng mas effective yung negosyo mo. Merong magandang quote na ito ang sabi, "You can get everything in life you want if you will just help enough other people get what they want." Yung quote na yan, iyan ang susi kung gusto mong maging successful ang business mo, kung gusto mong kumita ng maraming pera sa business mo. Ganito kasi yan, bawat tao, may kanya-kanya tayong desire, wants, and needs. No? Bawat tao meron yan. Kung ikaw ang makakatulong sa kanila na makuha yung mga desires and wants na yon, dun kaya yaman. Tignan natin itong mga very successful na companies na to. Uber. Familiar ka ba sa Uber? Uber is a billion-dollar company. Very successful. Tanong, paano ba nila tinutulungan ng mga customer nila? Ano ba yung naging reason kung bakit sila very successful? I remember, dati, pagsasakay ka ng taxi, ang tagal mong mag-aantay. No, minsan, mauulanan ka pa sa kalsada, kakaantay mo. No, tapos, madalas, tatanggihan ka pa ng driver o kaya hihingan ka ng plus 50 pesos. Ang masama nun, bulok pa yung sasakyan na masasakyan mo. No? Yung taxi na sasakyan mo, karag-garag pa, luma pa. Hassle yun sa mga pasahero. Ang gusto lang naman ng mga pasahero, customer, ay makapag-commute ng mabilis, ng mura, at ng walang hassle. Dito pumasok si Uber. No? Tinanggal lahat ni Uber yung mga hassle na yon. Ngayon, mas mabilis at mas madali nang sumakay ng taxi, no? ng sasakyan. No? Sa Uber, gagamitin mo lang yung app nila, mobile app nila, itatype mo lang kung saan mo gustong pumunta at kung saan yung exact location mo ngayon na panggagalingan mo. Tapos ilang minuto lang, andyan na kagad yung sundo mo, nasa harap pa mismo ng bahay mo, hindi ka mauulanan, hindi ka mag-aantay sa kalsada. No? Tapos walang tanggi-tanggi, walang plus 50, tapos bago pa yung kotseng masasakyan mo. No, yun yung dahilan kung bakit mayaman si Uber. No? Tinulungan niya yung mga customer niya na makuha yung gusto nila, no? Na makapag-commute ng mabilis, ng mura, at ng walang hassle. Now, McDonald's, no? Bakit ba sila, bakit din ba napaka-successful nitong company ito? Bakit ba every year, billions of dollars ang kinikita ng business nila? Paano ba nila tinutulungan ang kanilang mga customer? Let's examine. Dati, kung gusto mong kumain, either ikaw yung mamalengke, ikaw yung magluluto, no? Kaya naman, pupunta sa isang restaurant, mag-aantay ka ng medyo matagal para lutuin yung pagkain mo. Tapos, syempre, may kamahalan yun kasi restaurant yun eh. Ngayon, dito pumasok si McDo. Tinanggal ni McDo yung mga problems na yun. Sa McDo, pila ka lang saglit, order ka lang, tapos maya-maya, ready na yung pagkain mo. Napakamura pa. So, yun ang dahilan kung bakit successful si McDonald's. Tinulungan niya yung mga customer niya na makuha yung gusto nila na makakain ng mabilis, ng mabilisan, ng walang hassle, at sa murang halaga. Yan ang dahilan kung bakit successful si McDonald's. Pero, may isa pang group of customers itong si McDonald's. Alam mo ba kung sino yung mga yun? Yun yung mga franchisee nila. Alam mo ba ang karamihan ng McDonald's store na nakikita mo ngayon ay pagmamayari ng iba't ibang tao? Franchise lang ang mga yun. Yung mga franchisee na yun, nagbayad sila kay McDonald's para magamit yung brand at yung business system ni McDonald's. Now, ngayon, paano natulungan ni McDonald's yung mga franchisee niya? Ganito, dati, kung gusto mong magnegosyo, magsimula ng restaurant business mo, ikaw gagawa at ikaw ang bahala sa lahat. Ikaw bahala sa paggawa ng business plan, marketing plan, paggawa ng product menu, pagpapatayo ng store, pag-hire ng employees, lahat, bahala ka sa buhay mo, ikaw bahala dyan. And napaka-challenging nun. Tinanggal ni McDonald's yung mga challenges na yun. No, kasi kapag franchisee ka ng McDo, may step-by-step training and operational manual kang babasahin at susundin kung paano papatakdumbuhin ang business mo. Yun yung magtuturo sa'yo kung paano mo i-operate ang business mo.
Siyempre, meron din silang mga standard operations procedure na susundin mo. Meron kang mga stores na kagad na magagamit. No, meron na silang mga equipment na ibibigay sa'yo. Siyempre, may mga produkto ka na kagad na handang ibenta. Kumbaga, pag franchise ka ni McDonald's, handa na halos lahat para makapagsimula ka kagad ng business mo. Handa na halos lahat para makapagsimula kang kumita sa business mo. Yun ang dahilan kung bakit napakayaman, napaka-successful ni McDonald's. Tinulungan niya yung mga franchisee niya na makapagsimula ng restaurant business ng mas madali at ng mas mabilis. Now, pag-usapan naman natin ang Unity Network, our company. Now, paano ba namin tinutulungan ang mga customers at estudyante namin? Yung mga students namin, simple lang naman ang gusto nila. Gusto nilang magsimula ng part-time na online business para mapagsimula silang kumita ng mas malaking pera kumpara sa kinikita nila ngayon. No? Gusto nilang kumita siguro ng additional income para makapag-ipon sa future nila, mabigyan ng magandang lifestyle yung pamilya nila, iba-iba. No, pero basically, yung mga customers namin, yung mga students namin, gusto nilang magnegosyo ng part-time para madagdagan yung income nila. Now, ito yung problema noon. Dati kung gusto mong mag-online business, ikaw din ang gagawa at ikaw din ang bahala sa lahat. Aaralin mo lahat from scratch, no? Bibili ka ng iba't ibang training. Mag-i-enroll ka sa kung ano-anong mga training at hahanap ka ng mga magtuturo sa'yo. Tapos, ikaw yung gagawa ng lahat from scratch. Ikaw gagawa ng website mo, ikaw gagawa ng products mo, ikaw magsiset up ng system, ikaw mag-handle ng customer support, ikaw lahat, bahala ka sa buhay mo. No? Ang problema, pwede kang abutin ng ilang buwan at pwede kang gumastos ng daang-daang libo dun sa mga yon, no? Pwede kang abutin ng napakatagal at pwede kang gumastos ng napakamahal bago ka makapagsimula ng business mo. Ganun yung eksaktong nangyari sa akin nung una. Napaka-hassle nun at napaka-challenging yun. Now, dito na pumasok sa Unity Network. Tinanggal ni Unity Network yung mga hassles at yung mga challenges na yon. Lahat ng estudyante namin, once na mag-enroll sila, no, may step-by-step training na silang inaaral. Yun yung nagtuturo sa kanila ng lahat ng kailangan nilang malaman para makapagsimula ng online business. No? Meron ding business coach na ma-assign sa kanila at yung business coach na yon, yun yung maggagabay sa kanila. Yung coach na naka-assign sa kanila ang tutulong sa kanila para makagawa sila ng malinaw na plano, step-by-step na game plan, paano nila kikitain yung kanilang unang milyon sa kanilang business. Tapos nun, meron na kagad silang mga ready-made websites, done for you na system, customer support, lahat andun na lahat. Kumbaga parang si McDonald's, andun na lahat ng kailangan mo para makapagsimula ka ng business mo. Andun na lahat ng kailangan mo para magsimula kang kumita. Kaya yung mga students namin, ilang araw lang after nilang makapag-enroll, nakakapagsimula na kagad sila ng business nila. After nilang makapag-enroll, nakakapagsimula na kagad silang kumita. Ganun namin tinutulungan yung mga customers namin. So ganun din dapat ikaw sa negosyo mo. Dapat kaya mo ding tulungan yung mga customers mo na makuha nila yung end result na gusto nilang makuha. Dahil kapag nagawa mo yun, mga customers pa mismo ang magmamadali at magbabayad para bumili sa'yo. Ngayon ang gusto kong ituro sa'yo, huling gusto kong ituro sa'yo ay yung konsepto ng business system. And ituturo ko sa'yo to sa pamamagitan ng kwento. May isang maliit na baryo sa malayong probinsya. No? Yung baryo na yon, meron silang malaking problema. Wala silang tubig. Nakakakuha lang sila ng tubig mula sa malayong ilog na nasa tuktok ng bundok. So kailangan nila ng solusyon. Kailangan nilang masolve yung problem nila na yon. Handa silang magbayad ng pera para masolve yung problem na yon. Now ito, may dalawang nag-volunteer. Si Pablo at saka si Bruno. Si Pablo at si Bruno halos magkapareho. Pareho silang matyaga, pareho silang masipag, pareho din silang may mataas na ambisyon sa buhay. Pero magkaiba sila ng diskarte. Si Bruno, ang ginawa niya para makakuha ng tubig, no, ang ginawa niya, araw-araw siyang umakyat ng bundok para mag-igib ng tubig. Tapos dinadala niya yon dun sa baryo. Yung mga taga-baryo, binabayaran siya ng pera bawat timba na naiigib niya. Masaya si Bruno kasi kumikita siya ng pera. Nasa isip niya, pag tinuloy-tuloy niya yun, makukuha niya lahat ng pangarap niya sa buhay. Nakaisip din siya ng idea na mas lakihan yung timba niya para mas lumaki yung income niya. Si Pablo naman, ibang diskarte ang ginawa.
Gumawa siya ng water delivery system. Ang ginawa niya ganito, naglagay siya ng isang malaki at mahabang tubo dun sa bundok. Kinonekta niya yun mula sa bundok papunta dun sa baryo at dun niya pinadaan yung tubig mula sa ilog papuntang baryo. Tapos sa dulo ng tubo na yun, yung mahabang tubo na yun, mayroong gripo. At dun sa gripo, dun na lang sumasalok yung mga taga-baryo. Ang galing ng water delivery system ni Pablo kasi 24 hours and 7 days a week may umaagos na tubig doon sa tubong ginawa niya. And mas malaki din yung kinikita ni Pablo kumpara kay Bruno kasi yung tubo niya, yung gripo niya, walang tigil ang agos ng tubig doon. Ibig sabihin, wala ding tigil yung pagbayad sa kanya ng pera ng mga taga-baryo. Ang wise ni Pablo, ang wise ng diskarte ni Pablo. Tingnan mo ha, si Bruno, araw-araw sumasangkit ang katawan niya, kakaakyat ng bundok, kakaigib ng tubig. Samantalang si Pablo, hindi niya kailangan magpagod kasi meron siyang tubong ginawa, meron siyang water delivery system na nagtatrabaho para sa kanya. Si Bruno, pag may sakit, hindi siya makakapagtrabaho at wala siyang income, wala siyang kita. Samantalang si Pablo, kahit hindi siya nagtatrabaho, kahit nagbabakasyon siya kasama ang pamilya niya, tuloy-tuloy ang agos ng tubig dun sa tubong ginawa niya, dun sa water delivery system na ginawa niya. Kaya tuloy-tuloy lang din ang pasok ng pera sa kanya. Now, ganun din dapat ang business mo. Dapat meron kang sistemang ginagamit. Dapat mag-work yung business mo kahit wala ka. At hindi mo dapat mano-manong gagawin ng business mo dahil talagang mapapagod ka. Dapat meron kang sistema na nile-leverage at ginagamit na magtatrabaho para sa'yo. Now, sa part 3 ng training na to, yun yung ituturo ko sa'yo. Paano mo magagamit yung exact system na ginagamit ng mga millionaires na pinakilala ko sa'yo kanina dito sa training series na to? Paano mo magagamit yung exact sales and marketing system na yon na nakapag-paid out na ng mahigit 50 million pesos sa mga taong gumamit ng system na yan? Pangalawang matututunan mo sa video number 3 ay paano mo ma-access yung step-by-step training na magtuturo sa'yo kung paano kakikita ng 3,000 pesos, 10,000 pesos, up to 21,000 pesos bawat isang customer. And last but not least, paano ka magkakaroon ng free one-on-one coaching with one of our millionaire coaches and top earners? Okay ba sa iyo yung may millionaryo or top earner na gagabay at magtuturo sa'yo para hindi ka maliligaw at para hindi ka malilito once na sinimulan mo na ang negosyo mo? O yun ang matututunan mo sa video number 3. Kaya make sure na panoorin mo yung video number 3 na yon dahil yun yung pinaka-best part at yun yung pinaka-importanteng part ng training series na to. Ipapadala ko sa iyo yung video number 3 sa email na na-register mo. Kaya make sure i-check mo ulit yung email mo bukas. No, check mo yung email mo bukas. Doon ko ipapadala sa iyo yung part 3 or video number 3. Kung nagustuhan mo itong video na to, itong video 2, please share this on Facebook para matuto din yung mga friends mo, para matuto din yung iba. May makikita ka ding comment section dyan sa bandang baba. Mag-comment ka dyan. Sabihin mo kung ano yung pinaka nagustuhan mo dito sa mga pinag-aralan natin. Kung may tanong ka, lagay mo lang din yan. And we'll try to answer your question as soon as possible. So, I hope to see you in the next video, in video number 3. Make sure to check your email tomorrow.